Tayo po ay dumako sa ating panambahan. Salamat sa Panginoon sa kanyang sa magandang panahon at sa GCQ at na-restore na rin ang ating kids Sunday School. Salamat sa kalusugang ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin at sa pag-iingat. Salamat sa Panginoon. Babasahin ko ang sinasabi sa Isaiah chapter 40, verse 28 hanggang 31. Isaiah 40, 28 to 31. Hindi mo ba nalaman, hindi mo ba narinig, ang Panginoon ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa. Hindi siya nang hihina o napapagod man, walang makatatarok ng kanyang kaunawaan. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan. Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mabubuan. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Ang Panginoon ang ating kalakasan. Ang Panginoon ang siyang may likha. At siya ay hindi nanghihina. Hindi siya napapagod. At ang ating kalakasan ay tanging nasa ating Panginoon Diyos lamang. Tayo pong lahat ay magsitayo. Ulitin natin ang uulan ng pagpapala. Uulan ng pagpapala. Ready, sing. Uulan ng pagpapala. Ito'y pako ng Diyos. Pagsintay mananaliwag sa ating manunubos. Ulan ng pala ang aming kailangan. Umaambo na ng awa, hangad namin ay ulan. Hangat namin ang
po, Ama naming Diyos, sa pagpapala, mga blessings na iyong binibigay sa amin. Alam po namin kami hindi po karapat-dapat sa mga ito, ngunit ito po ay bahagi ng inyong biyaya. Kayo ang Diyos na mapagpala sa aming buhay. Salamat po sa kalakasang binigkaloob ninyo sa buhay at pagpatuloy niyong pagpe-preserve sa bawat isa, Panginoon. Sa araw na ito ay ingatan din po ninyo ang aming isipan at puso, O Diyos, sa pananambahang ito, at naway hindi kami ma-distract at hindi maagaw ang aming mga atensyon. Kami ay patuloy na manatili sa diwa ng pananalangin at pagsamba, O Diyos. Naway abutin mo rin ang aming mga kapatiran at mga mahal sa buhay na hindi namin kasama ngayon, O aming Diyos. Pagbabagin mo ang mga makasalanan, ang mga wala pa sa inyo. Sila po inyong kaawaan. At aming mga kapatiran ay palakasin po ninyo, O Diyos. Abutin mo maging ang mga nanonood sa live stream ng SCBC at ang iba pang mga iglesia sa mga oras na ito, O Diyos. Ang inyong mga lingkod ay inyong patubayan sa pagtindig at pagbabahagi ng inyong salita. At buksan po ninyo ang aming mga mata at aming mga tainga upang makita namin ang mga kamanghamanghang bagay sa inyong salita. Salamat po, Diyos, po ang aming samod dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Magkakaupo tayong lahat. Awitin natin ang ikalawang himno, Si Jesus ang Kaibigang Matapat. Awitin natin si Jesus ang Kaibigang Matapat. Si Jesus ang kaibigan. Ready, sing. Si Jesus ang kaibigan, matapat kailan pa man. Tayo ay tinuturuan at pinapatnubayan. Kay daming lumbay at hila na ating di naranas. Bakit di natin ilaga sa kanyang lahat-lahat? May pagsubok ba sa buhay at sadyang pinapasan? Tayo'y huwag manlulupay-pay sa Diyos natin isaysay. Si Kristo'y walang katulad na karamay sa hirap. Sa Kanya tayo may pasanin at mga sumilalim. Sa Diyos natin idalangin at tayo'y aalimin. Kaibigan, may lumimon sa Diyos natin tayo pasako at laging magpapungko. Umako po tayo sa scripture reading.
Buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa Genesis chapter 17 verses 9 hanggang sa mga sumusunod. Ito po ay nasa page 20. Chapter 17 of Genesis verses 9 hanggang sa 27. Ito po ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Sinabi ng Diyos kay Abraham, "At tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, ikaw at ang iyong binhi, pagkamatay mo sa buong lahi nila. Ito ang aking tipan na inyong iingatan, ang tipan natin at ng iyong binhi, pagkamatay mo. Ang bawat lalaki sa inyo ay tutuliin. Inyong tutuliin ang balat ng inyong maselang bahagi at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. Sa inyong buong lahi, bawat lalaking may gulang na 8 araw sa inyo ay tutuliin, maging ang aliping ipinanganak sa inyong bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi. Ang aliping ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi ay dapat tuliin, at ang aking tipan ay makikita sa iyong laman bilang tipang walang hanggan. Ang sinumang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang balat ng maselang bahagi ay ititiwalag sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan." Verse 15. "At sinabi ng Diyos kay Abraham, tungkol kay Sarai na iyong asawa, huwag siyang tatawaging Sarai, kundi Sara ang magiging pangalan niya. Siya'y aking pagpapalain at bibigyan kita ng anak sa pamamagitan niya. Siya'y aking pagpapalain at siya'y magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya." Nang magkagayoy, nagpatira pa at tumawa si Abraham. At sinabi sa kanyang sarili, "Magkakaanak pa kaya ang isang tao na 100 taong gulang na? Manganak pa kaya si Sara na 90 taong gulang na?" At sinabi ni Abraham sa Diyos, "Bakit hindi na lang si Ismael ang magmana ng mga ipinangako ninyo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Hindi. Ang iyong asawang si Sara ay tiyak na magkakaanak sa iyo at tatawagin mo siya sa pangalang Isaak. Itatatag ko ang aking tipan sa kanya bilang isang walang hanggang tipan at sa kanyang lahi pagkamatay niya. Tungkol kay Ismael ay narinig kita. Pinagpala ko siya at siyang gagawin kong mabunga at lubos kong pararamihin. 12 prinsipe ang kanyang magiging anak at siya'y gagawin kong malaking bansa. Aking itatatag ang aking tipan kay Isaak na ipapanganak sa iyo ni Sara sa panahong ito sa taong darating." Pagkatapos magkipag-usap sa kanya, ang Diyos ay pumaitaas na mula kay Abraham. Ipinagsama ni Abraham si Ismael na kanyang anak at ang lahat ng ipinanganak sa kanyang bahay at ang lahat ng binili niya ng kanyang salapi, ang lahat ng lalaki sa mga kasambahay ni Abraham at kanyang tinuli ang balat ng maselang bahagi ng kanilang katawan ng araw ding iyon, ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya. Si Abraham ay 99 na taong gulang nang tuliin ang balat ng kanyang maselang bahagi, at si Ismael ay 13 taon nang tuliin ang balat ng kanyang maselang bahagi. Nang araw ding iyon ay tinuli si Abraham at si Ismael na kanyang anak, at lahat ng lalaking kasambahay niya, maging ang mga aliping ipinanganak sa bahay niya at ang mga binili ng salapi sa taga-ibang lupain ay tinuling kasama niya. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So yung tipan po na nabanggit po dito ay pumapatungkol po sa lumang tipan, no? Na kung saan ang sinyalis po nito ay yung pagtutuli sa maselang bahagi ng isang lalaki. Basahin niya natin dito sa 13 muli. "Ang aliping ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi ay dapat tuliin, at ang aking tipan ay makikita sa iyong laman bilang tipang walang hanggan. Ang sinumang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang balat ng maselang bahagi, ay ititiwalag sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan." So napakahalaga po ng pagtutuli
sa mga tao noong panahon ni Abraham, sapagkat ito nga po ay tanda po ng tipan ng Diyos sa kanya. So lahat ng hindi tutuliin ay ititiwalag sa kanyang bayan, kumbaga ay excommunicate. So, sa panahon po natin ay nagkakaroon pa rin po ng mga pagtutuli sa mga lalaki, pero ito po ay pumapatungkol sa pagtutuli, no? Kung titingnan po natin yung pagtutuli dito na sinasabi ay pumapatungkol po ito sa New Testament ay pagtutuli po ng atin pong mga puso. Okay? May mga tinutuli po ngayon pero hindi naman po tuli ay yung kanilang mga puso. Ibig sabihin, hindi po sila kabilang sa bagong tipan ng ating Panginoong Diyos. Tignan po natin yung bagong pagtutuli na sinasabi ng ating Panginoong Diyos na kung saan ito po yung bagong tipan. Hebrews chapter 8 verses 10 hanggang sa 12. Hebrews chapter 8 verses 10 to 12. Ito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso, at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanila sa kanyang kababayan o magsasabi ang bawat isa sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila sa kanila. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. So sa Old Covenant, sino ang nagtuli? Si Abraham. Pero dito sa bagong tipan, ang magtutuli po lamang, ang may kakayang magtuli lamang ng puso ng mga tao ay ang ating pong Panginoong Diyos. Hindi po kayang gawin yan ng isang tao. At ang sino mang hindi natuli ang kanyang puso, siya po ay itatapon outside the camp. Ibig sabihin, siya po ay itatapon sa impyerno. Kaya siguradihin po natin na tayo po ay kabilang sa bagong tipan na kung saan ay binago po ng ating Panginoong Diyos ang ating pong mga puso. So yun po yung katangian ng mga miyembro ng bagong tipan. They have a new heart, they have a new desire. At ito yung ibigin ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung hindi babaguhin ng Diyos ang ating mga puso, ay hindi po natin kayang ibigin siya. So sa mga wala pa sa ating Panginoong Diyos, ay magsumamo kayo sa ating Panginoong Diyos na baguhin niya ang inyo pong mga puso. So tayo po'y manalangin. Aming Panginoong Diyos, tunay nga po na ang mga tao na kabilang sa inyo pong bagong tipan ay inyo pong binago. Kayo lamang po ang may kakayahang bumago ng puso ng mga tao na lagi nang sumusuway sa inyo pong kautusan. Kaya niling po namin, ipagkaloob niyo po ang inyo pong awa sa mga kaluluwa na nandito, sa mga hindi pa kumikilala sa inyo, O Diyos, na way hipuin niyo po sila at baguhin niyo po ang kanila pong mga puso, o aming Panginoong Diyos. At naway magmadali po sila na lumapit sa inyo at tanggapin kanila bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. At nawa sa pagpapatuloy po namin ay tulungan niyo po kami na makinig ng inyo pong salita ng may pagnanasa at determinasyon sa kabila po ng mga bagay na maaaring pumukaw ng amin pong mga atensyon. Kano din po, sinasamo din po namin ang mga concern ng iglesia. Kagabi po ay nagkaroon po ng podcast kung saan ni-refute ang isang nagtuturo na ang isang ang Biblia, ang inyong pong salita ay mayroon pong mga kamalian. Nawa, O Diyos, ay mapanood din po ng teacher na ito ang yung podcast na ginawa nila Brother Jeff, Brother Jordan at ni Pastor Exley. Nang sa ganoon ay makita po niya yung error na kanya pong pinapangalandakan sa Facebook at maging sa YouTube. Nawa, O Diyos, ay maging saway ito sa kanya
at magsisi po siya sa kanya pong mga kasalanan, O Diyos. Sapagkat ang sinumang tao na hindi nananampalataya sa infallibility and inerrancy ng inyong salita ay tunay na hindi magkakaroon po ng kaligtasan, sapagkat dito po kami nananampalataya, dito po kami natututo. Kung ito po ay may kamalian, ay hindi po ito dapat panampalatayanan. Ngunit nakita po namin kagabi that your word is error-free at dapat nga po kaming magtiwala sa inyo pong salita. Patuloy din po namin nga sinasamo ang iba pa pong mga ministry, ang online kids, teens, and youth Bible study na nagaganap tuwing Tuesday. Nawa, Panginoon, ay humantong po ito sa kaligtasan ng mga kabataan at maging ng mga bata. Maging ang membership class na naumpisahan nung nakaraang Wednesday, si Pastor po ang nagturo. Nawa, Panginoon, ay dumating po, humantong po ito sa membership interview and then membership ng mga umaten sa class po na ito. Maging kabahagi po sila ng Salitaan Covenant Bible Church, O God. At patuloy din po namin tinataas sa inyo ang Herald of Grace Radio Ministry. Patuloy po namin hinihiling ang buwan nito na way patuloy po kayo na magligtas at maging yung sustenance ng operation ng airwaves, nawa, O Diyos, ay masustain. Gumamit po kayo ng inyo pong mga tao para i-bless ang ministry na ito ng ACBC. Maging ang The Christian Worldview Project, marami na pong mga tao, mga atheists, ang hindi nagugustuhan ang ginagawa ng TCWP. Nawa, Panginoon, ay maging daan po ito para makilala po nila kung sino kayo. Gamitin niyo po ng makapangyarihan, si Brother Jordan at ang kanya pong mga nakaka-dialogue na mga pastors. Gamitin niyo din po sila. Yung mga nakaka-dialogue naman po niya ng mga atheists, nawa ay kawaan niyo po sila, O Diyos, at iligtas niyo rin po sila. Ganon din po ang bansang Israel ngayon na pinauulanan ng mga rockets ng Hamas. Nawa, Panginoon, ay i-preserve niyo po ang bansang ito. Ito po yung bansa na pinili niyo, aming nababasa sa Lumang Tipan. At until now, Panginoon, ay ang protection niyo ay nandito pa rin sa bansa po na ito. Nawa, iligtas niyo din po ang mga Hudyo na maraming nagre-reject sa inyo sa bansang ito, O God. Nawa ay makita po nila ang kanilang kalagayan at magpasakop po sila sa inyo pong kapangyarihan, O Diyos. Ganun din po ang Myanmar, patuloy din po namin sinasamo ito. Maging ang India, O Diyos, tulungan niyo rin po ang mga missionary po doon. Si Brother Henry, sa kanya pong karamdaman, siya po ay nahihilo. Nawa ay pagkalom nyo din po sa aming kapatid na ito ang kagalingan, O Diyos. At nawa ay matapos na rin yung kanyang vaccination na matagal na rin po niyang inahantay. Na nawa ay gumaling na yung kanyang health at makapag-proceed na sa vaccine, O Diyos. At yung mga iba pang may mga karamdaman, patuloy din po namin silang itinataas sa inyo. Hindi na namin po sila maisa-isa, ngunit kayo, O Diyos, ay omniscient. You know their name and you know their situation right now, O God. Kaya hiniling po namin ang inyo pong pagpapagaling sa kanila. At salvation, most of all, sa mga hindi pa po naliligtas. Sa amin pong pagpatuloy, hiniling po namin na tulungan niyo po si Brother Lorenzo sa pagpapahayag ng inyong salita at maging sa salitran, si Pastor Jeremiah, tulungan niyo po siya, O Diyos. At sa iba pang mga pastors, mga ibang mga churches na nagpapahayag faithfully ng inyong salita, we are praying for the fruits ng salita niyo na may papahayag, salvation of the souls of people, O God. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating pagkakaloob, tayo po ay magsitayo, awitin natin ang Di Ko Alam Ang Dahilan, Biyaya'y Nakamta. Di ko alam ang dahilan. Ready, sing. Di ko
alam ang dahilan, di yaya'y nakamtan. Akong masama'y minahan, tinubos na tunay. Ngunit aking nalalaman na kanyang lagi maiingatan. Hanggang araw tumatan, hindi ko natatalastas paanong iniligtas. Di pa ng salita niya'y taglay ay patawad. Ngunit nalalaman na kanyang lagi maingatan. Aking kaluluwa at buhay hanggang araw dumatan. Di ko batid ang pagkilos, Espiritu ng Diyos. Hayag si Jesus na siyang manunubos. Ngunit aking lalalaman na kanyang lagi maingatan. Aking kaluluwa at buhay hanggang araw ko alam kung kailan babalik si Jesus. Kung dadaan sa libingan o sa ulap lamang. Ngunit aking nalalaman na kanyang lagi maingatan. Hanggang araw dumating. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa mga handog at kaloob na pinagkaloob ng inyong mga tao. Nawa ito ay tumungo sa paglaganap ng inyong salita, O Diyos, pagtibay ng gawain dito sa Bella Vista, O Diyos. Nawa Panginoon, sa aming pakikinig ng inyong salita sa umagang ito ay buksan po ninyo ang aming mga puso't isipan at ihanda ninyo ang aming kalooban sa pangunawa, O Diyos. Patnubayan niyo ang inyong lingkod. Tulungan niyo po ang aming kahinaan, O Panginoon, ang tagapagsalita at ang mga tagapakinig kapwa, O Diyos. Ito pong aming samot hiling sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. Buksan natin ang ating Biblia sa Mateo chapter 3. Mateo kabanata 3. At babasahin natin mula 13 hanggang 17. Pero ang focus natin ay nasa verse 17. Matthew 3 verse 13 to 17. At mula sa Galilea, pumunta si Jesus kay Juan sa Jordan upang magpabautismo sa kanya. Ibig siyang hadlangan ni Juan na nagsasabi, "Ako ang dapat mong bautismuhan, at ikaw pa ang lumalapit sa akin." Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, "Hayaan mong mangyari ito ngayon, sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran." At siya ay sumang-ayon. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ngayon pong umaga ay ipagpapatuloy natin ang ating exposition sa Book of Matthew. At last time ay atin pong pinag-aralan ang mga larawan at tanda ng bautismo. At
kung paano ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagbabautismo sa kanya ay isang larawan ng katotohanan ng mga kaganapan o espiritual na katotohanan sa mga buhay din ng mga mananampalataya. Ang ating Panginoong Hesukristo ay representative. Siya ay kinatawan ng lahat ng mga mananampalataya. At siya ang dakilang pattern and example sa ating lahat. At dito sa verse 17 ay magfo-focus po tayo sa pag-ibig ng Ama sa kanyang anak. Yan po ang pamagat ng ating sermon, ang pag-ibig ng Ama sa kanyang anak. At tayo po ay hahatiin natin ang message into three parts. Una, ang pagpapakilala ng Ama sa kanyang anak sa atin. Kalawa, ang pag-ibig ng Ama. Ano ba itong pag-ibig ng Ama? At ikatlo, ang kaluguran ng Ama sa kanyang anak. Sa unang bahagi, ang pagpapakilala ng Ama sa kanyang anak sa atin. Ang tinig ay mula sa langit. Ang tinig ay mula sa langit, sabi sa verse 17, ipinapakita nito ng malinaw na ang Diyos Ama mismo ang nagpapatotoo na si Jesus ay ang bugtong na anak ng Diyos. Ipinakilala si Kristo sa kanyang bautismo bilang katawan o kinatawan ng kanyang mga mananampalataya. And itong event na ito ng pagbautismo kay Hesukristo ay isang formal, masasabi nating formal na pagpapakilala ng Ama sa kanyang bugtong na anak. Kapag sa ating pong mga Pilipino, meron po tayong tradisyon ng pamamanhikan. Ewan ko lang kung sino po nakaranas niyan sa atin. Yan po yung formal na pinapakilala ng, ayan, nagtataas ng kamay si Ate Emily. Naranasan ko din po yan, na kami po ay namanhikan kila Nanay Josie at upang ipakilala ako at ipakilala ko rin yung aking mga magulang sa kanya, sa kanila, sa aking mapapangasawa na si Sister Riza, at doon po ay nagkaroon ng formal na pagpapakilala. Nagkakakilala po yung dalawang pamilya dahil sila po ay papasok sa isang covenant, sa isang tipan na napaka-importante. Hindi po pwede na magkakaroon ng covenant at hindi po magkakakilala yung dalawang partido, hindi nila kilala ang isa't isa. At dito po sa pagpapakilala ng Ama sa kanyang anak sa atin ay isang napaka-importanteng kaganapan po to na hindi po maaaring hindi mangyari. At nung nakaraan, pinag-aralan natin na dito po ay hindi lamang nagpakilala ang ipinakilala ng Ama ang kanyang anak, kundi nakilala din natin kung sino ang Diyos. Ang pagka-Diyos ng Diyos. Siya ay Trinidad. Banal na iisang Diyos sa tatlong katauhan o persona. At kung babasahin natin ang aklat ng Genesis, ano po, ayon kay J.C. Ryle, sabi niya, sa Genesis ay makikita natin ng bahagya ang Trinity. Ang sabi doon, God created the heavens and the earth. And sa book of 1 John, sabi, nilikha ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng salita. Ang salita ay walang iba kundi ang salita, ang anak ng Diyos, si Kristo. At sinasabi doon, ang Espiritu ng Diyos ay nasa ibabaw ng mga tubig. So sa paglalang ng Diyos, nandun ang Ama, nandun ang Espiritu, nandun ang Anak. At ng paglikha ng Panginoon kay Adan, doon sa Genesis chapter 2, ang sabi doon, lalangin natin ang tao. So plural, di ba? Natin, hindi naman sinabing lalangin ko. Sinabi doon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Dito sa Matthew chapter 3, ay tila baga nagbibigay ng pahiwatig ang Diyos. Kung sa Genesis ay sinasabi ng Panginoon, lalangin natin ang tao sa ating wangis, dito naman ay tila baga sinasabi ng Diyos, iligtas natin ang tao.
dahil sa mula sa kanyang kasalanan. So ang kaligtasan ay gawa ng banal na Trinidad. At ang gawa ng pagliligtas ay isang tipan ng Diyos, at ito ay isinagawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, kung kaya't mayroong formal na pagpapakilala sa kanyang anak. Pero tandaan po natin, doon po sa baptism ng Panginoong Hesukristo, hindi naman po present lahat ng tao. Siguro kukunting tao lang ang nandun. Hindi nga siguro aabot 100, siguro maabot, maaari. Pero kung kumpara sa populasyon ng mga tao doon sa panahon na yon sa Israel, kakaunti lamang po ang nakasaksi ng kaganapang iyon. At isang katotohanan na piling tao lamang ang pinagpahayagan ng Ama patungkol sa kanyang anak. Basahin natin ang isang talata sa John chapter 6 verse 44. Ang sabi doon sa John chapter 6 verse 44, "Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Si Hesukristo po ang nagsasabi nito. Dapat nating tandaan na iilang tao lamang ang nakasaksi sa pangyayari sa pagbautismo sa Panginoong Hesukristo. At ilang tao lamang ang narinig nila yung tinig na yon. I believe narinig ng mga tao sa paligid ang nagsalita. At naulit itong pangyayaring to na may nagsalita sa tinig. At alam nyo kung ilan tao lamang ang nakasaksi? Tatatlo. Basahin natin ang sinasabi sa Matthew chapter 17. Matthew chapter 17 verse 1 to 5. Ito yung account of ng transfiguration or pagbabagong anyo ni Hesukristo na nagpapakita ng kanyang kaluwalhatian, na kung saan ay nagpakita rin si Moises at si Elias. Mateo 17 verse 1 to 5. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan na kanyang mga kapatid. So tatlong alagad lang po ito. At sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. Nagbagong anyo siya, si Hesukristo, sa harap nila at nagliwanag ang kanyang mukha na tulad ng araw, at pumuti ang kanyang mga damit na tulad sa ilaw. At nagpakita sa kanila sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti na tayo ay narito. Kung ibig mo, ay gagawa ako rito ng 3 tolda, isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Samantalang nagsasalita pa siya, biglang naliliman sila ng isang maliwanag na ulap, at may isang tinig mula sa ulap na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako'y lubos na nalulugod. Makinig kayo sa kanya." Ang pagpapakilala ng Panginoon sa kanyang anak dito ay isang formal na pagpapakilala. At hindi po ito nasaksihan ng lahat ng tao. Piling tao lamang po ang nakasaksi nito. Ngunit, bilang aplikasyon para sa atin, minsan baka isipin natin, sayang, hindi naman natin narinig yung tinig na yun, sila lang. Hindi po. Sapagkat, hindi man natin nasaksihan ang pangyayaring iyon, ay nababasa naman natin ang pangyayaring iyon mula sa ating banal na kasulatan. So ang tanong, pinaniniwalaan ba natin yung pangyayaring iyon? Naniniwala ba tayo na tunay na may nagsalita talaga sa kanila matapos bautismuhan ng Panginoong Hesukristo, at doon sa 3 alagad na merong tinig muli, parehong-parehong kataga ang sinabi, sabi doon, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Makinig kayo sa kanya." Tandaan natin, dinagdag po dito sa Matthew chapter 17, ang pangungusap ng Panginoon sa atin, kung ipinapakilala niya ang kanyang anak sa atin, may karugtong na sinasabi ang Panginoon, "Makinig kayo sa kanya." Wala tayong dapat pakinggan kundi ang tinig ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi pwedeng yung iba mag-claim eh. Parang yung iba kasi ginagaya nila ito, yung verse na to. Pero ito ay exclusive lamang sa ating Panginoong Hesukristo, na merong talagang tinig na narinig sila. At ito ang tinig ng Ama. Ang problema, yung iba, ginagaya nila, sinasabi nila, narinig ko din ang tinig ng Ama.
Huwag po tayo maniwala doon. Bakit? Kasi ang Ama mismo ang nagsabi ng, ano sabi ng Ama doon sa Matthew 17 verse 5? Makinig kayo sa Kanya. Okay? So, hindi po basta-basta tayo maniniwala sa kahit sinong tao na sinasabi niya, narinig ko ang tinig ng Ama. Ano ba ang tinig ng Ama? Ang sabi ng Ama, makinig kayo sa Kanya, sa Kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. So, para sa ating mga mananampalataya, bagaman hindi natin nasaksihan at narinig ang tinig, ay makakaasa tayo na nagpapakilala ang Diyos at ipinakilala ng Diyos ang Kanyang anak sa atin sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi man natin narinig ang tinig ng Ama, ng ating tainga, ngunit ngayon, ito, sa pamamagitan ng pangangaral na to, sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, every Wednesday or every Sunday, or kung tayo man ay magbukas ng YouTube at buksan natin yung mga preaching sa YouTube, ay narinig natin ang pangangaral ng Ebanghelyo. And then sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinto chapter 1 verse 21, 1 Corinthians 1:21, ang sabi niya, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito, ay kinulugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. So, ang pagliligtas ng Diyos pala ay sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Kahangalan ng pangangaral. Kasi ang para sa iba, foolishness yung preaching eh. Hindi sila satisfied sa pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit ko nasabi? Kasi gusto pa nila ng mga imahin. Gusto pa nilang makakita ng mga picture. Gusto pa nilang makakita ng mga himala daw. E ano ba ang sabi ng Ama? Makinig kayo sa Kanya. Pakinggan daw natin ang anak ng Diyos. Ang sinasabi ng anak ng Diyos sa atin. Ito ang pagpapakilala ng Ama sa Kanyang anak sa atin. At sinabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. At sana po, masiyahan na tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, sa ating pong worship, ito yung pinaka, kumbaga sa handaan, ito yung main course. Sa handaan, merong mga appetizer, merong iba-iba, makikita ka, pero yung pinaka main dish, na ihahain. Ano bang tawag doon? Putahe, special na putahe, parang ganoon sa Spanish. Main course ka sa English, ano po? Sa French ay pièce de résistance. Ang sabi, lalim ano? Pero yun. Sa ating pananambahan, para po tayong nasa isang piging or salo-salo, na ito yung pinakahihintay ng lahat. Yung pinaka special na niluto nung nagluto. Ito po yung gospel. Ito po yung pangangaral ng Ebanghelyo. And so, para na rin po tayong, in essence, para na rin po tayong nakapunta doon. Diba? Kung tayo po'y nananampalataya na tunay na nagsalita ang Ama, para na rin tayong nakarating doon. At nasaksihan natin na nagsalita ang Ama. Ikalawang punto ay ang pag-ibig ng Ama. The love of the Father. Meron pong kasabihan na there is nothing like the mother's love. Alam niyo ang sabi ni Paul Washer, that's not biblical. Sabi ni Paul Washer, hindi daw biblical na there is nothing like the mother's love. Yeah, there is nothing like the Father's love. Kasabihin ng iba sa atin, sabi ni Paul Washer, hindi. There is nothing like the Father's love for His Son, the Lord Jesus Christ. Doon sa pagbautismo kay Hesukristo ay ipinakita sa atin ng Diyos kung anong uri ng ugnayan mayroon siya sa kanyang anak. At ang ugnayan na ito ay puno ng pag-ibig o pagmamahal. Ang Ama ang pinagmumulan ng pag-ibig. Meron tayong konsepto ng pag-ibig, di po ba? Pagmamahal, marunong tayong magmahal, marunong tayong umibig. Pero bakit ba tayo marunong magmahal? Ang sabi sa 1 John 4:19, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin.
1 John 4 verse 10, narito ang pag-ibig. Ito yung definition ng pag-ibig, sabi ni Juan. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. So kung i-define natin, ano ba yung love? Love is, I just love you. Or pag sinabi nating pag-ibig, gaya ng mahal ko ang Diyos. Pero hindi po yan ang tunay na definition ng pag-ibig. Ang definition ng pag-ibig, ang Diyos ang siyang umibig sa atin. Sabi ni John, at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Gaya ng sinabi ko kanina, there is nothing like the Father's love for His Son. Walang katumbas ang pagmamahal ng Ama sa kanyang anak. At para sa ating mga limitadong kaisipan, hindi po natin ito kayang imaginein. Kahit po ako na nagpipreach nito, ako po ay hirap na hirap kung paano ko to arukin. Ang sabi sa 1 John chapter 3 verse 1, 1 John 3 verse 1, i-take note nyo na lamang po ano para mas sabahin nyo po, basahin yung mga reference. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama? Parang sa English, sabi niya, behold what kind of love God, the Father has given to us na tayo ay tinatawag na mga anak ng Diyos. And so, ang pag-ibig ng Diyos ang kanyang batayan sa kanyang pagliligtas sa mga makasalanang tulad natin. Ano yung pinaka-famous na verse sa Bible? John 3:16. At ang sabi doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pumapatungkol po ito doon sa pagliligtas ng Diyos. At ito po ang batayan ang batayan ng pagliligtas ng Diyos sa mga makasalanang tulad natin. Ang kanyang pag-ibig. Pero ito yung tanong. Ito yung tanong. Paano iibigin ng Diyos ang sanlibutan kung hindi niya minamahal ang kanyang anak? Meron pong basis ang pag-ibig ng Diyos sa atin, yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Meron pong basihan yon. Kaya nga ako ay mas lalong nako-convince sa Doctrine of the Trinity dahil ang Diyos ay meron siyang anak. At ang anak niya na to ay hindi niya nilikha, hindi. Kanyang isinilang ang kanyang anak. Mababasa natin yan sa Book of Psalms na sabi doon, ngayon ay ipinanganak kita, ang sabi ng Diyos sa kanyang anak. Pero kung kailan yung ngayon, yung sinasabing today, I have begotten thee, yun po ay eternal today. Walang hanggan, walang origin, walang point of time. Dahil ang anak ay anak ng Diyos, ang Diyos anak sa walang pinagmulan. Eternally, He is the begotten of God. He is eternally the Son of God. And this father and son relationship has been there from eternity. And ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang anak ang siyang basihan ng kanyang pagmamahal sa atin. So, isang illustration ano, meron kaming na-meet na mga parents na talagang sila'y mapagmahal na mga magulang. And sabi ko, gusto ko rin maging katulad nila. Kasi kung i-compare ko yung sarili ko sa kanila, parang hindi ko, parang yung level ng kanilang pagmamahal sa anak nila, parang hindi ganun yung level ng pagmamahal ko sa anak ko. Mahal na mahal talaga nila yung anak nila. And
bukod sa mahal na mahal nila yung kanilang sariling anak, nang sila ay makakita ng bata na walang kumukupkop, naaawa sila at nagawa nilang kupkupin yung batang ulila. Bukod sa may sarili na silang anak, ay nagawa pa nilang mag-adapt, mag-ampon, magkupkup ng anak na hindi naman nila tunay na anak. At minahal din nila yung batang yon, kahit hindi nila tunay na anak. Parang ganyan ang pag-ibig ng Diyos. And kung i-compare ko yung pag-ibig ko sa sarili kong anak, napakalayo. Hindi ko siya masasabing mahal ko yung anak ko, yung pag-ibig ko sa anak ko, ganun din yung pag-ibig ng Diyos. Hindi. And then meron akong kilalang apologist, sinasabi niya, ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Sabi ko, sa loob-loob ko, hindi natin maiko-compare. Yung kung papaano natin mahal yung anak natin, ganun din ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bugtong na anak. Ang ama sa kanyang anak na si Jesucristo. Napakalayo ng comparison kung pwede nating i-compare. Pero pumapasok dito yung kaisipan na merong anak, merong anak magulang na may sariling anak, tapos merong hindi niya talaga niya anak, pero minahal niya rin, itinuring din katulad ng kanyang anak. Diyan pumapasok yung tinatawag na pagkukupkup or adoption. Diba? Meron pong adoption na nagagana. Pero alam niyo mga kapatid, ito yung problema. Yung pagkukupkup ng mga tao ay kuminsan ay may bias. Lalo na kung nakita nung magulang yung baby. Oh, yung cute-cute naman ng baby. Kawawa naman, kukupkupin ko. Diba? Pero ang Diyos, hindi po ganun. Nang magkupkup po ang Diyos, hindi po siya natuwa. Hindi po niya kinupkup yung tayo. Dahil po tayo ay ang cute-cute natin. Sapagkat tayo po ay makasalanan sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Yan po ay napakahirap ipaliwanag. Ang mga tao ay nahulog sa pagkakasala. At kung minsan, ito pa, kung minsan yung ibang magulang na nagkupkup, hindi balance yung pagmamahal nila. Minsan yung kinupkup, mas mahal pa kaysa dun sa tunay na anak at nagdeselos patuloy yung tunay na anak doon sa kinupkup. Hindi balance. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi ganyan ang Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bugtong na anak ay walang katulad. Walang katulad. At dyan po ang ating security. Dyan po ang ating kapanatagan. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ng ama sa kanyang anak ay walang kapantay. At yun ang basihan ng ama sa kanyang pagmamahal sa atin. At hindi lamang pagmamahal ng ama sa atin, kundi ang pagmamahal ng anak sa atin. Pag-ibig ni Kristo mismo sa atin. At sinabi niya yan, ang basihan ng pag-ibig ng ama sa mga hinirang ay ang pag-ibig niya sa kanyang anak. John chapter 10 verse 17, ang sabi ni Jesus, dahil dito'y minamahal ako ng ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. At ang basihan ng pag-ibig ni Kristo sa mga hinirang ay ang pag-ibig sa kanya ng ama. Sabi niya sa John 15 verse 9, kung paanong minahal ako ng ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. So, para bang ano yan eh? Para bang dam? Ano po? Yung tubig na nanggagaling sa dam. Nandudoon yung source sa dam. At ang tubig na yan ay dumadaloy by gravity, by force of gravity. Dumadaloy yan pababa. At nanggagaling ang lahat ng tubig galing dun sa taas, pababa. So kung ang dam mo ay malinis yon, sigurado tayo na yung tubig na nanggagaling sa dam at yung tubig na dumadaloy sa atin ay dalisay na tubig. Ano po? Ang pag-ibig ng Diyos ay dalisay. Ang pag-ibig ng Diyos ay eternal. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago o nagmamaliw. Kaya kagaya nung dam, yung illustration ko na yung dalisay na tubig na dumadaloy mula doon, makakaasa tayo, ito'y malinis. Nagfo-flow siya.
Kasi kung marumi yun, wala tayong expectation na pagdating sa atin malinis. Hindi. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay dalisay. Ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang anak ay walang kapantay. At makakaasa tayo na ganun din ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung paano hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos, Ama sa kanyang anak, hindi rin po magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang basihan, ang pag-ibig ng Diyos, ang batayan ng kanyang pagkukupkop or adoption sa kanyang mga pinili bago paman likhain ang sanlibutan. Ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 5, sa medyo may kaibahan po yung translation nito eh, pero babasahin ko na rin. Sa ating ang bagong Biblia, ang sabi doon, sa verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya, bago itatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Tapos dumiretso sa 5, tayo'y itinilaga sa pagkukupkop upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. So sa pamamagitan ng Jesucristo, it's always by the Lord Jesus Christ, always by His Son. Walang binibigay o walang ginagawa ang Diyos nang hindi sa pamamagitan ng kanyang anak. Blessing ba yan? It's by His Son. Is it the saving grace or nakaliligtas na biyaya? It's by His Son. And ang bagong Biblia kasi, sabi niya, walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Tapos verse 5, tayo'y itinilalaga. Pero sa ibang translation po, magkarugtong lang po yun. Kaya pwede natin siyang dire-diretsuhin na isang sentence. Walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig, tayo'y itinilalaga. Ang pagtatalaga ng Diyos ay batay sa kanyang pag-ibig. Kaya nga sa ibang translation, ganito ang pagkasabi. Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. So mas malinaw, napakalinaw. Yung pagkupkup ng Diyos, ito yung gawain ng pagtubos ng Diyos sa mga hindi karapat-dapat, mga makasalanan, hindi lovable, mga hindi cute, ngunit inampo ng Diyos at minahal ng Diyos nang hindi lesser love. Gaya ng ginagawa ng mga tao. Ang tao pag nagmahal tayo, hindi kagaya ng pagmamahal ng Diyos. Minsan, mas mahal ko to kasi totoo kong anak. Ito, ampun ko lang naman, kaya ito lang. No, hindi po ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya po ito ay magbibigay sa atin ng pagpupuri, pagdakila sa Kanya. Kung ano yung level ng pagmamahal ng Ama, yun din pala ang level ng pagmamahal niya sa Kanyang mga pinili. Kanyang mga kinupkop ayon sa pag-ibig. Bago palikhain ang sanlibutan, pinili niya tayo sa pag-ibig. Ano pa? Ano pang katotohanan na ating matutunghayan? Ang pag-ibig ng Ama sa kanyang anak ay eternal, sapagkat ito ay eternal, ay siyang batayan ng unconditional love sa ating mga makasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay unconditional. Unconditional. To begin with, hindi nga tayo kaibig-ibig eh. Di ba? Paano tayong iibigin ng Diyos kung ang ating pamantayan, ang ating pagbabasihan, wala. Walang dahilan ba para tayo ibigin ng Diyos. Makasalanan tayo eh. Di ba? Ang tao, pag nagmahal, may kondisyon. Kunyari, yung lalaki, mahal niya yung isang dalaga. Tapos magtatanong yung dalaga, bakit mo ba ako nagustuhan? Bakit mo ba ako mahal? Kasi ang ganda ng buhok mo. Kasi ang cute-cute mo pag gumingiti ka. May basis, may kondisyon. Ang tao. Kasi ang tali-talino mo, kaya gusto kita. Kasi mayaman ka, kaya gusto kita. Mapangasawa.
Ganyan po ang tao magmahal. Pero ang Diyos hindi po. Minahal tayo ng Diyos sa kabila ng tayong makasalanan at kinupkop. At nang kinupkop na, mas lalong iibigin pa ng Diyos. Mas lalong ipapakita ng Diyos ang kanyang biyaya. Diba sabi ko nga kanina sa Sunday School, mula sa biyaya, sinusundan pa ng dagdag pang biyaya. Yung batang kinupkop ng magulang, imagine niyo to, no, yung scenario. May isang bata na walang magulang, palaboy-laboy, gusgusin. May umampon na milyonaryo. Ano? Doon pa lang blessing na. Eh nung inampon na siya, anong mangyayari sa kanya? Papaliguan, aayusan, ibigyan ng bagong damit, gugupitan, lahat. Mag-iiba na yung anyo niya, di ba? At mananatili ba siyang, yung pang batang inampon na gusgusin, yung inampon, gusgusin pa rin? Walang ganun. Papayag ba yung umampon na yung batang yon eh hindi maturuan ng tamang asal, hindi maturuan ng tamang pamumuhay? Gaano pa kaya ang ama na kumupkup sa atin ang makasalanan, ang hindi tayo baguhin at hindi baguhin ang puso natin? Kung tayo ay nabubuhay sa kasalanan, sa pagkagusgusin dahil sa kasalanan, kaya lang naman ang tao naging marumi dahil sa kasalanan eh. Ganun ang ating itsura nang wala pa si Kristo sa ating buhay, tayo'y marumi dahil sa kasalanan. Pero nang tayo'y inahon ng Diyos mula sa kasalanan, mula sa putik ng kasalanan, kinupkop ng Diyos, ngayon ay itinuring na niyang mga tunay na anak. Walang possibility na babalik ka pa doon sa putikan na yon. Kinupkop na eh. At dyan ang security natin. Dyan ang basis ng ating if save, always save. Medyo gasgas na kasi yung once save, always save. Medyo may problema yung term na yan eh. Kaya gagamitin natin, if save, always save. Isas. If save, always save. Isas. Kung ikaw ay ligtas, ikaw ay laging ligtas. Kung ikaw ay kinupkop, ikaw ay laging kupkop. Mananatili kang anak ng Diyos. Hindi ka ibabalik doon sa pusali ng kasalanan. Nakuha niyo po mga kapatid, nandyan po ang ating kaligtasan, nandyan po ang ating katiyakan. So bilang aplikasyon, bago po tayo dumako sa aplikasyon, basahin ko rin ang sinasabi sa Romans chapter 5, verse 6 to 8. Kinakailangan po na may scriptural warrant ang ating mga sinasabi sapagkat ito ay mahalagang doktrina. Sabi sa Romans chapter 5, verse 6 to 8, ang sabi doon, Romans 5:6, sapagkat noon tayo ay mahihina pa, ibig sabihin po nitong mahihina, hindi po ibig sabihin ni Pablo dito na mahihina, pero kaya namang tumakad, kaya namang tumindig at lumapit sa Diyos, hindi po yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin po nito, tayo ay totally unable to come to God. Wala talagang kakayahan. Sabi niya dito, sapagkat nun tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa mabubuti. Sabi niya, para sa masasama. Verse 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noon tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Wow. Verse 10, sapagkat kung noon ngang tayo ay mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Kung nung ang makasalanan pa ay kinupkop ng Diyos, ngayon pa kaya na kinupkop na? Walang panganib na mahuhulog pa at babalik pa doon sa lusak ng kasalanan at magiging kaaway muli ng Diyos? Yan po ang tinuturo ng iba. Sinasabi nila, pag naligtas ka na, pwede ka pa rin mapahamak. Na para bang kinupkup ka na ng Diyos, pero dahil may free will ka daw, pwede ka pa rin lumayas sa tahanan ng Diyos. That's impossible. How can it be possible? So,
May pag ang tanong po sa ating mga kapatid bilang aplikasyon, may pag-ibig ba din ba tayo sa ating mga kapatiran? Kung inibig tayo ng Panginoon, tayo ay kinaawa ng Diyos. At nakita natin yung iba na mga kasamahan natin na sila ay kinupkup din ng Diyos. Hindi ba tayo magkakaroon din ng special na pagmamahal sa kanila? Hindi ba tayo magkakaroon ng pag-ibig para sa kanila? Pakikitungo para sa kanila? Bilang mga kapamilya ng Panginoon. Sabi sa 1 John chapter 4, verse 11, mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. So kung nakikita mo ang sarili mo na parang wala ka namang pakialam sa iba, sana ito'y magbigay sa iyo ng alarma. Baka nga walang pag-ibig sa iyo ang Diyos. Baka wala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi ka tunay na anak ng Diyos. Sapagkat ang mga tunay na anak ng Diyos ay may pag-ibig sa isa't isa. May pag-ibig sila sa kapatiran. Paano nakikita itong pag-ibig na ito? Sila ay ating inaalaala. Sila ay ating sinasama sa ating pananalangin. Kapag sila ay may problem, tinutulungan natin sila. Ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya para sila ay tulungan, sila ay abutin. At kung sila ay may kasalanan, ay we love them enough to correct them. Di ba? Pag mahal natin yung tao, hindi natin hahayaan na magpatuloy siya sa kanyang kamalian, di ba? Kaya sila ay ating sasawayin, sila ay iko-correct natin sa diwa ng pagmamahal, hindi para sila ay ipahiya o para ipakita natin na mas banal tayo, kundi dahil mahal natin sila. Kaya nais natin sila ay maituwid at sila ay magpatuloy sa landas ng kabanalan. Isang dakilang kaaliwan para sa mga mananampalataya na matuklasan kung gaano minamahal ng ama ang kanyang sariling anak. Ang basehan ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga sumasampalataya ay ang pag-ibig niya sa kanyang anak. Nawa ito ay ipaunawa sa atin ng Panginoon. Pangatlong punto, ang kaluguran ng ama. The father was pleased with his child. Lubos ang kaluguran at katuwaan ng ama sa kanyang anak. Ito po ay may dalawang anggulo ang katuwaan ng ama. Una, ang katuwaan ng ama o kaluguran ng ama sa kanyang anak ay makikita natin sa gawain ng paglikha. Sapagkat ang anak ay kasama ng ama sa paglikha. Kasama niya ang ama. Magkasama sila sa paglikha. At dito ay lubos na nalulugod ang ama. Basahin natin ang Hebrews chapter 1 verse 8 to 12. Ang sabi doon, Hebreo 1 verse 8 to 12. Tungkol sa anak ay sinasabi niya, anak ang kausap ng ama dito. Ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. So tinawag ng ama ang anak na Diyos. Ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katuwiran at kinapuutan ng kasamaan. Kaya't ang Diyos mo ay binuhusan ka ng langis ng kagalakang higit pa sa iyong mga kasamahan. At ikaw, Panginoon, so tinawag din ng ama ang anak na Panginoon. Ikaw, Panginoon, nang pasimulay, inilagay mo ang saliga ng lupa. So ang ama, sinasabi niya na ang anak din ay kasama, na lumikha. Nilagay daw ang saliga ng lupa. At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mapaparam, subalit ikaw ay nananatili. At silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan, gaya ng isang balabal sila'y ilululon, at gaya ng damit sila'y mapapalitan. Ngunit ikaw ay ikaw pa rin at ang iyong mga taon ay hindi magwawakas. So ang kaluguran, ang sabi nga doon sa verse 9, ano? Binuhusan ka ng kagalakang higit pa sa iyong mga kasamahan. Sa langit, andun ang mga anghel, pero ang binigyan ng higit na kagalakan ay ang anak. At ang, kung ano ang kagalakan ng anak, siya ang kagalakan ng ama. At ang ikalawang anggulo ng kaluguran ng ama ay ito. Ito ang gawain ng pagtubos. Makikita natin ang pagiging ganap na masunurin ng anak sa gawain ng pagtubos.
First is the work of creation, and pangalawa, work of redemption. Basahin natin ang Hebrews chapter 10, verse 5 to 7. Kung paanong nalugod ang ama sa kanyang anak sa gawain ng pagtubos. Hebrews chapter 10, verse 5 to 7. Kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan, ay sinabi niya, sabi ni Kristo, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Kaya't sinabi ko, narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, o Diyos, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Hindi nalugod ang ama doon sa mga tupa, sa mga dugo ng mga baka, kundi nalugod siya kanino? Nang kusang loob na inialay ng anak. Dumating siya at ibinigay niya ang kanyang buhay upang maging pantubos ayon sa kalooban ng ama. So ito ang kaluguran ng ama sa kanyang anak, sapagkat si Kristo ay laging sumusunod. There is no time, there is no such time na si Kristo ay hindi sumunod sa ama. Kung minsan tayo po mga magulang, minsan lalo na yung mga magulang na may mga masunuring anak, di ba natutuwa kayo sa anak ninyo, pag masunuring, ang bait-bait na ni ano, lagi nang nag-o-obey. Sa amin, lagi namin nasasabi yan. Pero pag may time na, ay, hindi nag-o-obey, parang nalulungkot ang isang magulang, di ba? Pero mga kapatid, ang ama, kailanman hindi nalungkot sa kanyang anak na si Jesus dahil hindi nag-obey. Ano ba sabi ni Jesus sa John chapter 8, verse 29? Ano sabi niya? At siya na nagsugo sa akin ay kasama ko, hindi niya ako pinabayaang nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa kanya. Sabi ni Jesus, hindi niya ako pinabayaang nag-iisa. And then sabi ni Jesus sa John chapter 10, verse 17, dahil dito ay minamahal ako ng Ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Ito yung, dito yung kamangha-manghang part, mga kapatid. Ito yung parang palaisipan. Sapagkat, ang sabi sa Isaiah chapter 53, verse 6 to 10, di ba ang sabi ni, binasa ko kanina, John 8, 29, sabi niya, hindi niya ako pinabayaang nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa kanya. Kailanman hindi nag-disobey si Jesus, kung kaya't ang Ama ay laging nalulugod sa kanya. God, the Father, is always pleased with His Son. At hindi niya iniiwanan ang kanyang anak. Sabi ni Jesus, di ba? Sabi niya, ang Ama, siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako pinabayaang nag-iisa. Pero basahin natin ang sinasabi sa Isaiah chapter 53, verse 6. Ano sabi dito? Propesiya sa Mesiya. Propesiya patungkol kay Jesus. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihi sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ipinasan kay Jesucristo ng Ama ang ating kasamaan. And then verse 10, ang sabi dito, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Ang hirap isipin nito, no? It pleased the Father to bruise him. Sabi ito sa English. Kanyang inilagay siya sa pagdaramdam kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pang kasalanan. Nang inalay ni Kristo ang kanyang sarili doon sa krus, kusang loob, siya ay naging kasalanan para sa atin. Ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians 5 verse 21, siya na hindi nakakilala ng kasalanan ay naging kasalanan alang-alang sa atin. Sabi ni Paul, 2 Corinthians 5 verse 21. Ikinalugod ng Ama na talikdan ang anak doon sa krus dahil inako ng anak ang ating kasalanan. Kaya doon sa krus, sinabi ni Jesus Christ ng anak,
Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? And this is a rhetorical question. Tayo na rin po ang pwedeng sumagot nito. Bakit pinabayaan ng ama ang anak, kanyang anak? Sapagkat tayo ay makasalanan sapagkat inako ng kanyang anak ang ating mga kasalanan. At that point, siya na walang kasalanan ay itinuring na kasalanan para sa atin. Merong great exchange. Kinakailangang magkaroon ng kabayaran ang ating kasalanan. Sapagkat dito ay pinapakita ang karakter ng Diyos. Siya ay napupuot sa kasalanan. Siya ay Diyos na banal. Hindi po pwedeng patawarin ng Diyos ang kasalanan. At basta na lamang wawalisin at ilalagay sa ilalim ng carpet ang dumi ng ating kasalanan. Hindi. Kundi ito'y kailangang lubos na linisin sa pamamagitan ng dugo. Kaninong dugo? Dugo ng tanging anak ng Diyos. At ikinalugod ito ng Ama para sa atin. Di ba? Sabi doon, basahin ko na lang ulit sa, ang sabi sa English, for our sake. Sabi niya, sa Tagalog, para sa atin, alang-alang sa atin. Mga kapatid. Basahin ko, no? 2 Corinthians 5 verse 21, ang sabi niya, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Bakit kailangang mamatay ng anak ng Diyos sa krus? Sapagkat ang Diyos ay banal. Hindi niya palalampasin ang kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pagbabayaran ng makasalanan, ang kanyang kasalanan, nang walang hanggan. Ngunit kung may magbabayad nito, yung magbabayad nun, kailangan niya ring mamatay. Pero ang anak ng Diyos na si Jesucristo ay siyang lubos na minamahal ng Ama. Ang kanyang dugo na dumanak sa krus, walang kapantay ang halaga. Hindi kayang bayaran o tumbasan ng anumang kayamanan. At yun ay sapat para bayaran ang kasalanan natin. At dahil si Kristo ay Diyos, at dahil siya ang bugtong na anak ng Diyos, ang kanyang kamatayan ay sapat upang bayaran ang ating kasalanan. At bilang kabayaran at bilang tanda ng kanyang kabayaran, ng pagbayad niya sa ating kasalanan ay naging sapat. Ay ang Ama na rin ang bumuhay sa kanya mula sa mga patay. Makalipas ang 3 araw, binuhay siyang muli ng Ama. Bilang patunay na siya ay tunay na matuwid at bilang patunay na ang ating tagapagligtas ay buhay. Ang tagapagligtas natin ay hindi po patay. Amen po mga kapatid. Purihin ang Diyos. Kasi yung iba, may tagapagligtas, yung tagapagligtas nila, namatay. Kagaya ng mga bayani, tagapagligtas na itinuturing, mga bayani ng bansa, mga makabagong bayani, yung iba, inalay nila yung kanilang buhay. At nagpapasalamat tayo sa mga makabagong bayani, pero patay na sila. Pero hindi ba tayo natutuwa na ang ating tagapagligtas ay buhay magpakailan pa man? At ang ating tagapagligtas, ang ating kuya. Si Jesucristo ang ating kuya. Ang sabi sa Romans chapter 8 verse 29. Sapagkat ang mga nakilala niya nang una pa ay itinilalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Si Kristo po ito. Jesus Christ is our elder brother. At bilang pagbubuod at hamon ng Ebanghelyo para sa ating mga kapatiran, ating natuklasan na ang Diyos ang siyang bukal ng lahat ng pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang anak, ang siyang pundasyon ng kanyang pag-ibig sa mga nilalang niya, lalong-lalo na sa mga di karapat-dapat
sa kanyang pagmamahal sa atin, sa tulad natin na mga makasalanan, na kanyang inibig upang kupkupin bilang kanyang mga anak, na si Jesucristo ang siyang panganay. Ang natatanging pag-ibig na ito ng Diyos ay nasa kanyang anak at nasa kanila na mga sumasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang anak ay hindi nagbabago sapagkat ito ay eternal o magpakailanpaman. Ang pag-ibig na ito ang ating matibay na saligan upang ating panampalatayanan. At dahil dito ay ibinigay ng Ama ang kanyang anak para sa ikatutubos ng kasalanan ng mga sumasampalataya sa kanyang pangalan. Ang pag-ibig na ito ng Diyos sa mga sumasampalataya ay tulad ng pag-ibig niya sa kanyang anak. Ito ay pangwalang hanggan. Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi darating yung point na sasabihin ng Panginoon, hindi na kita mahal. Hindi ka naman kasi sumusunod sa akin. Hindi po yan mangyayari. Sapagkat eternal ang pag-ibig ng Ama. Kung paanong minahal niya si Kristo, ganun din niya tayo minamahal, mga kapatid. Tayong sumasampalataya sa anak ng Diyos. Andiyan ang ating security, eternal security. Ang sabi sa John chapter 17 verse 24, sabi ni Kristo, Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. So you see, what is the reason why God will take us to where Christ is? Ano yung basihan kung bakit dadalhin tayo ng Diyos? Sa piling ni Jesucristo, ang basihan, sapagkat siya ay minahal ng Ama mula pa ng walang hanggan. Eternal. Eternal love. At para sa mga wala pa sa Panginoong Jesucristo o hindi pa sumasampalataya sa anak ng Diyos, malinaw ang sinasabi ng Biblia. Sa 1 Corinthians 16 verse 22, ang sabi doon, 1 Corinthians 16 verse 22, kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay sumpain siya. Ang sino mang walang pag-ibig sa Panginoon, ay sinusumpa siya. So ito'y isang hamon sa bawat isa na wala pa sa Panginoon. Kung wala ka pang pag-ibig sa Panginoon, ikaw ay nabubuhay sa kadiliman. Wala ka pa kay Kristo. At ang mga tao na nabubuhay sa kadiliman, iniibig nila ang kadiliman kaysa lumapit sa liwanag sapagkat ayaw nilang ma-expose ang kanilang mga kasamaan. Nawa ay buksan ng Diyos ang iyong puso at makita mo ang iyong karumihan at ang iyong kasamaan at magmadali kang lumapit sa anak ng Diyos na may pagsisising diwa at pananalig sa walang iba kundi sa anak lamang ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay. Tumigis ang kanyang banal na dugo sa krus bilang pantubos sa lahat ng kasalanan ng mga nananalig sa kanya. Lumapit ka kay Jesucristo at hindi kanya itataboy kung ikaw ay lalapit sa kanya. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa biyaya ninyo sa araw na ito. Pinaunawa ninyo sa amin na kayo ay Diyos na mapagbiyaya at Diyos na maibigin. Ang pag-ibig ninyo ay tunay na napakalalim at hindi namin to kayang arukin. Ngunit ito ay aming tinatanggap at sinasampalatayanan sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo. Nawa nga Panginoon ay abutin ninyo ng inyong biyaya ang bawat nakikinig dito at walang ibang sampalatayanan at pagtiwalaan kundi si Kristo lamang na inyong minamahal. At kung paanong siya'y inyong minamahal, gayon din minamahal niya ang mga sumasampalataya sa kanya. Salamat o Diyos sa mga leksyon na ito. Kayo po ang maglagay nito sa aming puso o Diyos. Ang aming pag-ibig sa inyo ay napakahina. Our love to thee, O God, is so imperfect, but your love is perfect. O God, this is where our security lies.
Narito ang aming katiyakan, O Diyos. Salamat po sa inyong pag-ibig, O Diyos, at itong mag-ingat sa amin sa linggong ito. Hanggang sa muli kayong pumarito. Tayong lahat po ay magsitayo at awitin natin ang muli nating awitin ang inawit natin kanina, The Love of God. Love of God, how strong and true, eternal and yet ever new, uncomprehended and unborn, beyond all knowledge and all thought. Oh, love of God, far deeper than man's deepest ache, self-fed, self-kindled light, the light, changeless, eternal, infinite. Oh, heavenly love, how precious still, in days of weariness and ill, in nights of pain and helplessness, to heal and comfort and to bless. Oh, wide embracing wondrous love, we read you in the sky above, we read you that swell and streams that flow. We read you best in Him who came, bearing for us the cross of shame, sent by the Father from on high, our life to live, our death. We read your power to bless and save, even in the darkness of the grave, still more in resurrection life. We read the fullness of your mind. Love of God, our shield and stay, through all the perils of our way, eternal love, in you we rest, forever safe, forever blessed. Hindi ko si Brother Sagani to close us in prayer. Dalangin po tayo. Salamat po aming Panginoong Diyos sa mga salitaan po na amin pong napakinggan. Tunay nga po Panginoon na dapat po kaming mamangha sa dakilang pagmamahal niyo na pinakita niyo po sa amin, sa dakilang pagmamahal na binigay niyo sa amin, sapagkat kami po ay makasalanan pa ay inibig niyo po kami, O Diyos. Tunay na isa itong napakalaking pagmamahal na dapat po namin ipagpasalamat, O Diyos. At nawa yung pagmamahal nyo na ito, yung patience nyo, O Diyos, ay magbunsod sa inyong mga tao na sila po ay lumapit sa inyo, lalo na sa mga hindi pa po ligtas. Nawa ay maging pagbubulay-bulay din po namin ang mga salita namin pong napakinggan sa mga araw na darating, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa privilegio, once again, to hear your word this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. Yes.